Nagkatensyon sa loob ng isang parokya sa Tondo, Maynila. Ang mga sangkot, isang obispo at isang pari na nagkapisikalan daw. Itinanggi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na sinakal ng obispo ang pari. May exclusive report si Chino Gaston. Nagkakomisyon sa opisina ng St. Joseph Parish, Gagalangin, sa Tondo, Maynila. Tila may sumunggab sa liib ng isang lalaki hanggang sa nasubsob siya sa sahig. Agad na tumayo ang nadapang parochial administrator na si Father Alfonso Valeza. Kinumpronta naman ng mga nakasaksing parishioner, si Novaliches Bishop Antonio Tobias, ang lalaking nakaputing barong. Ayon kay Father Valeza, pinaalis siya sa parokya nang mangyari ang komosyon. Posible raw na may kinalaman ito sa mga unang paratang niya laban sa mga umano'y korupt na pari. Nabigla ako kasi sinakal ako dito na napakahigpit. Para nabitiwa niya ako, kaya ako po ay nasubsubo sa sahig. Sabi sa akin, hindi, may decision na. Lumahas ka na dito. Parang mayroong nag-petition letter laban sa akin. Kaya sabi ko, ibigay niyo sa amin yung petition letter because it is our right. Sabi niya, you all, get out! Inanyan niya si Father, sabay ganun ang kamay niya. Okay. Tapos subsub doon, parang itutulak niya. Parang ginawa ko, hinabol ko yung balikat ni Father. Nung naramdaman niya yung kamay ko nasa balikat ni Father, inano niya ako, tinulak niya ako. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Bishop Tobias. Pero ang Archdiocese of Manila na ang nagsalita para sa kanya. Pumunta si Bishop Tobias sa parokya para tumulong na maisaayos ang turnover nito. Parang nagbaho lang si Father. Parang hindi mo siya sinakal. Parang pinapacify siya. For some reason, the interpretation was sinasakal. Pero kung titignan naman natin yung build ni Bishop Tobias, yung build ni Father Al, the age of Father Al and the age of Father of Bishop Tobias, walang laban talaga si Bishop Tobias. Hindi rin daw totoo na tinanggal si Father Valeza dahil sa paratang nitong may katiwalian umano sa loob ng simbahang Katolika. Ang dahilan daw ay ang dalawang taong hindi pagsunod ni Father Valeza sa utos ni Manila Archbishop Jose Advincula na sumailalim siya sa counseling dahil sa anilay na pupunang unstable personality. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.